brother of Lot did grieve rejoicing that he is exalted. But the rich in that he is made low, because as the flower of the dust, he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withered the dust, and the flower thereof falleth, and the grace of the passion of it perisheth. So also shall the rich man be the grave. Blessed is the man that endured temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. And then lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will beget he us with the word of truth, that we should be kind of first fruits of his creatures. Sabay, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po mga itaas lagi. Magturo sa amin kung paano kami dapat mamuhay, mga Kristiyano, mga hindi pa ligtas dito, Lord. I pray, ligtas yung Lord sila kung kailan masyaran mamaya or kung panahon pa kayo, mga salamat sa mga guests. At sa iyong mga matagal na dito, Lord, mga members, mga Kristiyano, Panginoon, nawa ang inyong gawain lagi, ang daming ay tataas at maglilingkod kami, Panginoon, sa iyo para sa inyong gawain. At nasa utak namin, Lord, bukod sa maligtas ang mga tao, pag dito na sa church, kasama namin, mabless, Panginoon, sa aming paglilingkod din, sa attitude namin. At maging nalugod-lugod kami sa inyong harapan, sa aming pamumuhay, individually, sa aming pamilya, sa work. Lalo na pa sa akin sa church. So I pray na itong topic namin, Panginoon, ay makadagdag sa aming mga dapat iwasan actually na kasalanan. I pray makuha namin ng mensahe ng the Lord kaya mong nagtuturo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po. Good morning po sa lahat. Okay. Title po natin ngayon. Ano na ba yung mga tagal lang may hahanapin ako? Kalimutan ko eh. Meron tayo series, di ba? Ano yung series natin? Ako, wala pala dito. So, meron tayo series na basics and fundamentals. Meron ding sins to avoid. At hindi lang yun. Within that, meron tayong, alam niyo yung ating series na kaba. Wala ka ba? Jackworms ka ba? Bored ka ba? Nabudol ka na ba? Para ano ba, hindi naman clickbait, pero makuha natin yung mensahe sa tanong pa lang. Tanongin mo yung sarili mo. At ano yung dapat makuha mo within that message. Okay, kaya ang title natin ngayon, high blood ka ba? Ano yung high blood? Yan. High blood ka ba? Ang ating subtitle is Losing Your Cool is Not Cool. Okay, Losing Your Cool is Not Cool sa Tagalog. Pag ikaw yung tipong, yung, alam nyo, cool, minsan may mga bagay na kailangan cool ka lang, hindi ka mainitin ng ulo, yan. Yan ang topic natin ngayong umaga. At hapon actually, kasi sa haba nito, hindi ko matapos to ng umaga lang. Okay, ulitin natin, high blood ka ba? Losing your cool is not cool. Pag sinabing cool, maayos, malamig, or okay kang dating mo, hindi kayo parang puputok yung ulo mo sa naisigaw ka na. Yung nasa singhal ba? Singhal. Ni-look up ko yun. May natutunan akong Tagalog ngayon. Singhal. Huwag ka nakasinghal agad. Ha? So, pero pa-balance natin. Okay, kasi nga, may mga, minsan yung anger, pwedeng anger management sa sermon to, parang ganun. So, may mga galit na justified, okay? Kailangan maintindihan natin yan, ha? So, ako bilang pastor, minsan sumisigaw dito. Ganun talaga eh. Preaching, pero hindi yun na para lang mga ano. Dahil galit ako sa puso ko na
Yung mamaya, may babanggit natin, angry man. Okay, hindi ganun. Ganun din naman, magulang niya, may ginawa kang mali. Ang kulit mo, talaga magagalit. Ang Diyos, madalas, nagagalit. So, yun yung ma-justified na anger. So, okay lang yun. Pero yung pag-aaral natin ngayon, na dapat nating iwasan na kasalanan at attitude, is yung para ka man laging galit at madali kang magalit. Amen? Kasi nakaka... Okay, Englishin ko na lang, that the brethren know how to deal with personal anger or pwede na sabi unjustified anger. Alamin natin, no, when you are when are the many times that is very undesirable, letting go. Know when they are. When are the many times, sorry, tama. Know when are the many times it is very undesirable. Ibig sabihin, hindi maganda. At avoid its negative outcome. So may mga kahit nagalit ka, hindi dapat naman, o sobra naman, may mga negative outcomes yan eh. Either yun, mabanggit actually natin yung points natin mamaya, okay? So this time, ay tingnan mo natin, define mo natin yung sinabi high blood. Ano yung sinabi high blood? Hindi ito iba sa atin eh, no? Pero i-define natin para sa ating mga high blood pressure, okay? So ito po yung condition. Marami pong may sakit na ganito, si mother medyo ganyan. Abnormally elevated blood pressure, especially of the arteries. Hypertension. Ibig sabihin, may mga, ano kayo, di ba, dugo? Yung dugo, dumadaloy sa mga veins and blood vessels. So, pag sinabing high pressure, hypertension, may something's wrong. Parang, awan ko, meron ako dating, nakabili ako ng mumurahin na sa bidet, alam niyo yung bidet, pag kayo nag-poops. So, yung panglilis doon, di ba? Pag magmedyo mahina-hina yun, nabili ko parang 100 plus lang. Doon meron ngayon sa mga mura sa Lazada eh. Pero, pumuputok na sobrang lakas ng pressure minsan sa nawasa. Okay? Pumuputok yun. Ngayon, yung mga magandang klase, 500 plus, may nylon yung salon, di basta-basta pumuputok yun. Amen? So, kahit malakas yung pressure, so ngayon, yung dugo nyo dapat, narinig nyo ba yung sinabing kumukulo yung dugo ko sa'yo? At hindi yung sabihin na, kumukulo ba yung dugo? Bihira, sobra yun, no? So, pero parang nihahalin tulad. Kasi totoo yan, pag galit na galit ka, sabi, ang init ng ulo mo. Ba't mainit ang ulo tawag sila pag ano? Pag galit. Literal po yun, pag nakakita ka ng nag-iinit yung ulo, namumula yung mukha niyan. At pag tinignan mo yung ulo, talagang mainit. Literal. Pero hindi naman kumukulo. Pero yun ang talinhaga po doon, okay? So, pero ito talagang sakit to. Kasi nga, sobra na yung pressure, either mataba yung ano niya, marami taba or what. So, pero tayo, colloquially, alam natin pag sinabi high blood, parang, nga, nakasinghal agad. Duh! Iyayo! Konting bagay lang, galit na, okay? Yan po yan. So, anong sabihin ng cool? Bukod sa malamig, yan, malamig ba? Salamat, malamig na, no? Pero may iba pang ibig sabihin yan, no? Hindi yung ibang yan. Yeah, dito, letter D, 2D, free from tension. Nakita nyo kanina, hypertension. Ito naman, free from tension or violence. Okay, ibig sabihin, hindi ikaw yung mananapak agad kasi nasabihan ka lang ng something. Amen? So, dapat cool tayo. Hindi mananakit agad dahil lang, kailan lang, nakapag-settle na pala kami doon sa nakabangga sa akin. So, cool lang ako, di ba? Okay lang. Binangga ako, sakit sa ano, nakakasa, pero hindi mo kailangan mag-sapa ka na agad, di ba? Ano pa, may term tayo dito, losing it. Ano sinabi, losing it? Kaya title natin, losing your control. No? Pag sinabi, he's losing it. Anong sabihin nun? Parang may siraan ng ulo. Or masisiraan naman ng another term dito, yung temper, no? Pag sinabing temper, temperance. No? So, heat of mind or emotion, proneness to anger. So, mainitan ng ulo. Losing his temper, yun ang tawag dyan sa English. So, huwag tayo dapat gano'n, no? Ibig sabihin, kontrolado natin ating emotion. Amen? Amen. Anger, galit. Okay, anger.
Strong feeling of displeasure and usually antagonism. Galit. Alam na natin yung wrath, ganun din. Mas matinding galit yung wrath. Okay? Madalas natin nabasa sa Bible. Strong vengeful anger or indignation. Yan. So yun yung mga iwasan natin. So again, may mga righteous anger, mga righteous wrath. Mamaya mababasa natin yun. So, sa Diyos, wala siyang mali. Pag nagalit siya, ikaw ay matakot. Hindi yung, hoy, ba't ka nagalit? Hindi pwedeng galit ng Diyos. Hindi magulang mo, pinapalo ka na nga, ikaw pa yung galit. May mga huwag kayong lalaban pag ganun. Amen? Focus kayo, focus. So, this time, ay, mayroon ako dito mga points. Tinignan ko lang ano ba yung ginagawa nila pag high blood. Ikukumpara natin spiritually. Ito physical to. Ito yung mga medical, practical advice sa mga may high blood. Anong dapat nilang gawin daw? Sino may high blood dito? Literal. Oo nga, di ba si Bad, no? So, anong ginagawa ang Bad? Makikita mo dito, no? So, ito yung mga payo. May sampu tayo. Mabilis lang to. Ano natin, i-relate natin sa spiritual, ha? So, number one daw, lose extra pounds and watch your waistline. Okay? Sa Tagalog, magbawas ka. Reduce. Kasi nga, madalas ang may high blood, madalas, ha? Hindi lagi. Pero madalas yan, kaya high blood dyan, mataba yung kinakain niya, mataba na rin siya, pati yung blood vessel niya, puno ng taba. So, kaya nahihirapan kahit sa isang kalsada, pag maraming sasakyan, pag konti lang sasakyan, walang problema, eh. Pag madami na, nagkakaproblema kasi hindi makadaloy, hindi makadaan kasi sobrang ang dami yung sasakyan. Ganun din yung mga ating mga dugo o yung mga ating mga blood vessel. Kung masyado mataba, may hirapan yan. So kaya ang unang advice dito, magbawas ka ng timbang. So spiritually, ano yung dapat natin bawasan? Pag-high blood tayo spiritually. Ano yung kinakain mo madalas, di ba, spiritually? Ganito po yan, lalo yung mga, sino yung madalas na kilala yung high blood? Or yung madalas magalit? Mabilis, magalit. Madalas yung mga may katungkulan, di ba? So kasi, ano sila, responsable sila? Focus, umayos na ako po. Yan, katulad ko, di ba? Kasi ako yung responsable dito, para mag-ayos sila. So minsan, pag hindi mo kontrolado, masyado ka namang magalit, masyado ka namang, diba? So, sobrang ka naman, mga ka namang ewan. Ganun yan, naalala ko. Mga principal dati, may kapitbahay kaming alagang-alaga yung halaman niya. Eh kami, naglalaro kami. Si Sipa. O, punta dun yung Sipa. Anong gasya, pagkukunin namin. Hindi, matutong-tongan yung halaman ni Lola. No? So, mga galit. Okay? So, pero, minsan kailangan intindihin eh, di ba? Ngayon, sabi nyo, doon kayo maglaro. Yan. Ganun din kahit sa, may sasakyan dyan, mag-isipa kayo. Ang tama niya sa lamin. So, nakaka-high blood minsan yung mga bata ang hindi alam yung dapat gagawin. At hindi dapat gagawin, okay? So, ano yung dapat natin kasi na, eh, paano yan? Eh, paano nga pa sa gagawin mo? So, kasi pag ikaw ay kayo makatungkulan at especially yan, nabanggit ko kanina, may sasakyan, may halaman. Ano yung dapat mong bawasan? Comparably. Kaya ka naman na-high blood kasi, ano, mahal na mahal mo yung sasakyan mo, ayaw magasgasan. Eh, normal naman. Yung kaso, minsan, ganun talaga eh. Tumira ka sa kahit sa dahil tao doon. Dito nga, mas ayos-ayos pa eh. Pag napatira ka sa lugar talaga na maraming bata, di ba? Wala ka namang gate. Huwag mong asahang di magasgasan yan. Talagang magasgasan yan. Wala ka sariling parada. Okay? So, yung gusto kong sabihin dito, bawasan mo yung pagmamahal mo minsan sa mga bagay na makamundo or something na talagang hindi maiwasang mawala o magasgasan. Okay, bawasan mo yun. Huwag kang masyadong sa mga sasakyan, lalo yan, pinapakarwas ko yan, minsan pinapawaks pa yan. Talagang pag puro ka sa libutan, puro ka pang sarili, madali ka mag-init ulo kasi gumastos ka dun eh. Amen? Kaya yan. So, ganun din sa mga, ito, ang gaganda ng suit nyo minsan, di ba? Eh, baka naman dumadaan ka sa something na yan, maulan or something. So, minsan, i-shed mo yung pounds. Ibig sabihin, huwag kang mag-take in ng masyadong bagay, maraming bagay na makakapagpa-high blood sa'yo. Okay? So, anyway, exercise regularly. So, physically muna,
Para hindi ka ma-high blood, pag nag-exercise ka, again, may shed yung pounds, mapayat ka, lalakas ka pa. Okay, so spiritually, sa pwedeng kumpara yan, para hindi ka high blood, spiritually, ano, exercise mo rin yung pananampalataya. Exercise mo rin, nakatulad niyan, kung alam mo makukulit yung bata, aralin mo kung paano sila magturo ka sa mga bata. Pag lagi ka nagdi-deal sa mga bata, bandang huli, hindi ka na masyadong magagalitin kasi alam mo eh, ganyan talaga yung bata eh. Kasi ini-exercise mo yung pananampalataya, hindi yung dapat mong gawin. Okay, so minamahal mo sila, iniintindi mo sila. So hindi ka ganun kamaya high blood kasi ini-exercise mo yung sarili mo sa pagdi-deal. Okay? Ganun din kahit pag nagtatrabaho ka, napagin ka yung blood. Sa trabaho lalo na may mga bagay na matutuyo din yung dugo mo minsan sa init ng ulo dahil sa trabaho. Ganun din, exercise mo lang yung patience, yung mga dapat mong ano. So, bilisan ko lang to. Eat a healthy diet. Medyo ganun din, spiritually yan. So, physically, dapat maayos yung kinakain mo. So, ganun din sa spiritually, dapat nagbabasa ka lagi ng Bible. Alam mo yung ano meron sa mundo. Hindi yung parang prinsesa ka dyan sa bahay mo na hindi mo alam yung nangyayari sa mundo. May magulo talaga, may mga taong loko-loko. Diba? Sa klase, may maingay. Pag ikaw, lagi ka lang kasarap-sarap, hindi mo parang hindi ka na-expose sa mga reality ng buhay, hindi ka healthy. Okay? So, subukan mo rin kumain ng mga bagay na healthy nga. So, again, spiritually, yung mga bagay na tinitake in mo na makakapag-reduce ng ano sa'yo, ng high blood. Okay? So, na-relate ko lang ha. So, sana nakukuha nyo. Pero mamaya yung mga main points natin na Bible talaga. So, sabi din dito, pang-apat, reduce salt in your diet. So, pwede natin kumpara again sa dapat hindi laging yun ang kinakain mo. Okay? So, again, sa kamunduhan, huwag ka masyadong maluho, huwag masyadong mahalin mo siyan yung mga yun yung sasakyan para hindi ka masyadong maapektuhan ng stress. And then, ito, medyo obvious to limit alcohol. Obviously, yung mga bagay na intoxicating, iwasan mo na, tsaka smoking. Okay, pagsamahin na natin yon. So again, spiritually, iwasan mo na yung alam mo ng mga kasama sa yung sobrang pleasure. Kaya ka madaling ma-stress kasi hindi mo pinapractice yung faith. Wala ka. Ang lagi mo lang na sa church, ang lagi mo lang kasama, yung mga ka-level mo lang, may yaman lahat. Pag sa ano, nandidiri ka sa isa. Eh, pag nakatabi mo, nabahuan ka something, eh, reality yun eh. So, hindi ka sanay kasi wala eh. Puro ka, ano lang, bisyo. Puro sarap. Get a good night's sleep. Ano bang ito kanina, di ba? So, pag hindi ka nakatulog na maayos, mainitin ang ulo mo. Yun yun. So, both spiritual and literal yan. Number 8, reduce stress. Okay? Eh, basta kala ko ba kailangan exercise natin yung, ano, dapat malakas tayo. Tama naman yun. Pero minsan, pag hindi mo na kaya, alam mong hindi mo na kaya, okay? Pwede ka kahit sa ministry, pahinga ka rin. Yung alam mong hindi mo nakakayanin, kunwari, naisip ko minsan yung, ano, yung, kasi dalawa na yung church natin eh. Eh, paano pag may another opportunity or something? Kakayanin mo ba yung tatlo? Pastor ka, tatlo yung church? Parang mo, pag hindi mo kaya na, huwag mo na i-take in. Ganon din trabaho, gusto mo pang kumita, hindi mo nang kakayanin, bawasan mo, okay? Ganon sa anak. May anak ang apat, makulit lahat. Ay, gusto ko pa isa. At tingnan mo rin kung kaya mo. Kung hindi na, huwag. Magbawas ka pa kung hindi ka pa ma-high blood. Okay, yun lang gusto ko sabihin dun. Then, last two ay monitor your blood pressure. So, ganun din tayo. Tingnan mo yung sarili mo, tanong mo sa kapatid mo. At sabi mo, high blood ba ako? Tanongin mo, high blood ba ako? Yung minsan pag-monitor, pag sinabi monitor, tinitingnan mo yung sarili mo. So, minsan, pwede yung ibang kapatid mo, yung siya na nakakita, minsan, tanongin mo rin, masyado ba high blood? Ako, alam, nakikita niyo lagi nag-drive, di ba? Kaya mo yun, tatanong ko, high blood ba ako? Yes. Sino sabi yes? Sino yung Joanne? Madalas? Ayan, at least alam ko, di ba? Bakit? Kasi minsan, pag may makulit sa van. Ah, makulit sa van? O sa labas? Sa labas, di ba? Oh. High blood agad yun?
Ayan. So, actually, tinitingnan ko yan kasi ako yung pastor, di ba? Tsaka, dati rin, nakakatisod nga yung pag ganun. Hindi ko sinisigawan. Sinisigawan ko ba? Binubusinahan ko lang. Eh, paano sila matututo? Kailangan mo businahan. No, at least nagkaroon akong ano, no, feedback. Pero yun nga yung sabi ko kanina, may mga justified din. Paano pag di mo sasabi, ako na anak mo, pinalo mo, eh si pastor mo namamalo. Ito niyo yun. High blood ba yun pag namamalo? Depende. Kung lagi naman, lagi nakasigaw, at sobrang lakas naman, dapat tama lang. Yan yung pinag-aaral natin ngayon eh. Amen? Okay, so yung monitor, pwede natin kumpara sa at least nagtatanong ka rin, tinitingnan mo, high blood ba ako? Hindi naman masyado. And then last is, get support daw. No? So sabihin, pag ikaw high blood sa physical, eh nabanggit kanina, mag-diet ka. Hindi mo kaya kasi sarap kumain eh. Sabi nga nila, ba yung tinatawag na ano, yung mga gano'n, pag masyado stress, walang magawa sa stress, kakain na lang. Eh, paano taba mo na? So, ibig sabihin, may support ka. Ang tao to, kaibigan mo na, sabihin mo, uy, sumusobra na ba ako sa kain? Ganon. Magpatulong ka na pag di mo na kaya. So, spiritually, ganon din. Ganon gagawin natin dito. Amen? Ayun, sabihin sa akin kung ano, nasay blood ako sa preaching or something. At least nakakuha ko yung feedback nyo. Ganon din ako sa inyo. Amen? At this time, marami tayong Bible ngayon. Next, sa ating introduction pa lang, tingnan natin po sa Bible, yung mga story dito kung saan, mga kwento na hindi naging maganda yung pagiging parang high blood or madaling magalit. Okay, meron tayo dito ng introduction pa rin tayo. Ah. Yan tayong 1, 2, 3, 4, dami nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na instance sa Bible kung saan masyadong madaling magalit yung karakter dito, napasama siya. Okay, isa-isay natin. Number one, si Daniel. Dalawa sa Daniel. Ano yung naalala niya sa Daniel 2? Sino nagalit doon? Si Nebuchadnezzar. Kasi sabi niya, pag tumugtog yung music, magbaw kayo doon sa Diyos-Diyos ang ginawa niya. Eh, iba walang problema doon. Pero yung mga anak ng Diyos, siyempre ayaw. Okay? Kaya sabi doon sa Daniel 2, masahin na natin yung verse lang. Nagkakwento ko. Ibasa nyo, ready? Okay pa ba kayo dyan? Yeah. Nagkukulit? Oh, ready? Magagalit ako. May high blood ako. Okay, Daniel 2, 12, ready, go. For this cause the king was angry and very furious and commanded to destroy all the wise men of Babylon. So ito po pala yung ano, hindi pa pala sa statue to, sorry. Ito ay sa ano nangyari doon? Yung sa kanyang dream, di ba? So wala maka-interpret. May kailangan water, please. So, yes. Walang maka-interpret. Anong gusto niyang gawin? Meron siyang dream. Walang maka-interpret. Gusto siyang patayin lahat ng wise men. So, ano sa palagay niyo doon? High blood, di ba? Ganun ba ako? Tingnan mo, di ba? Hindi ako ganun. Okay? So, huwag tayo ganun. Bakit? Ano yung negative na mangyayari sa'yo pag ganyan ka? Sino matitira? Di ba? Eh, yung mga wise men eh, yung tumutulong sa kanya. Eh, yung malupit niya, madadami si na Daniel. Alam niyo na yung kwento? Kung alam niyo na, hindi niyo alam, sabihin ko, nangyari dyan. Buti na lang doon si Daniel and friends. Kahit mahirap yung hinahingi ng hari, hiningi nila sa Diyos sa sagot at nasagot naman. Pero imagine yung pinatay lahat yon. So, huwag kayong gano'n. Walang matitira. Okay, may anak kayo, lima. Ang kulit nung apat, patayin mo. Di ba? Huwag gano'n. Ganon din kahit sa kumpanya, minsan ganon. Eh, ano mo ngayon? Palayasin mo na nga yun. Huwag mo nang pasalduhin. Alam mo, mabubuhay ka. Puro ganon ka. Hindi pwede, hindi kakayanin. So, number, sa Daniel 3 naman, ito yung sasabi ko kanina, no? Sorry. Sige po. Pakibasa niyo po sa 3:19. Ito na yung sa sa statue. Ready, go. There was Nebuchadnezzar,
the furnace, water 7 times more than it was known to be eaten. Ako dala sa 20, and he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego to cast them in the burning fiery furnace. Then these men were bound, their coats, their hosen, and their hats, the other garments, and were cast into the midst of the fury. Pero sabi dito, therefore, because the king's commandments were urgent, the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. So again, meron siya mga tao na importante sa kanya, ito yung mga mighty men niya. Dahil galit na galit siya, sinobrahan yung ano, kumbaga alam niyo oven, di ba? Magluluto ka ng manok, may degrees lang yan, tsaka may minutes. And so, nagalit ka, tagal na maluto nito, gutom na ako, sinobrahan mo ngayon, masunog yun. So dahil sa init ng ulo, bandang huli, namatay yung di dapat mamatay. Nakita niyo yun? Sa kumpanya kahit yan, sa anak natin, sa church, minsan yung mga hindi naman dapat mawala, nawawala dahil sa init ng ulo kung sino. O sa yung mga anak niyo, sumasama yung loob, hindi naman dapat. Okay? Sa kumpanya, nagre-resign yung di naman dapat mag-resign. Okay naman sa kanya, may marami akong kilalang ganun. Nung nagbago yung management, policy, biglang umalis. Sayang. Okay, ano pa? Dito ba tayo sa 23 ng Luke? Luke 23. Ang sabi dyan, makibasa niyo ulit. Ready, go. Okay, so ito naman, kwento to, si Jesus po to, nag-pray siya, alam nyo na. Pero ba't galit na galit yung mga tao? Okay, so anong negative dito? Obviously, may point tayo mamaya ng ganito. Pero ba't nagalit sila kay Jesus? Kasi nag-pray siya ng totoo. At minsan yung totoo, nakakaasam talaga. Katulad niyang kailan lang, yung sa mga bakla, di ba? Nuwari, ngayon, nakakaasam naman talaga yung mga bakla, di ba? Amen! Binababoy nila yung society. O ngayon, yung isang sabihin dito. Ayan, so si Jesus, nagtuturo siya ng tama ngayon. Magagalit ngayon sa kanya yung mga tinatamaan. At hindi lang yung tinatama. Minsan yung may mga, tawag dito, yung, sabi mo kanina, may attachment, o tinatanggap ko na nila yung bakla, tapos kung may kaibigan akong bakla, tapos masasabihin ni Pastor, ganyan. Eh, naman sabi ng Bible, galit ang Diyos dyan. Magagalit ka sa akin yung sinabi ng Diyos, ano mangyayari? Hindi ka matututo. Ganon dito nangyari. Si Jesus nagtuturo ng totoo, nagalit sila kay Jesus. Sabi siya, more fierce. So, galit sila kay Jesus. Ano mangyayari? Eh, si Jesus minsan, pag galit sa kanyang tao, hindi nila siya mag-preach doon. Gusto niyo ganon? So, yun yung negative dito. No? So, mabilis lang kasi mga kwento lang to eh. Mamayang points natin, madadaanan din natin sa John 10. So, huwag tayong magagalit dahil nagalit tayo na tinamaan lang tayo. May negative consequence yan. So ito naman, ganun din, ako na lang, sabi din the Jews, si Jesus po ulit to, no? Dahil nagalit lang sila, gusto nilang mambato. Tama ba yun? Nagalit ka? Salita lang yun kung ayaw mo, pakinggan, di ba mong pakinggan? Kung sa palagay mong mali, sabihin mo kung ano yung tama. Amen. Eh, parang mabakal, hindi, ganyan naman yan eh. O, sabihin mo, huwag kang babato, huwag kang babato. May kilala tayong church na ganun, literally, binato sila, binomba. Sobrang, yun nga, sa mga bakla na naman. Sabi, eh bakit nyo nag-preach? Di, huwag kayong makinig. Actually, kayo nga yung nakaka-offend kasi ngayon, pinagdiriwang yan. Napipilitan yung maraming tao dyan. Ang kinakausap dyan sa Pride Month nila, mga boss-boss nila. Walang pakialam yung mga tao, hindi makakaboto. Gusto nyo i-celebrate to? Kung may botohan lang na gano'n, sigurado ako, walang gagawa nun eh. Yung mga normal na tao, ayaw naman yan eh. Sa mga bakla. So, pero, kasi yung mga kinakausap, yung mga boss, ayun, naki-ride na yung mga yan. So, again, ganun din tayo sa kanila, huwag yung mababato agad. Hindi natin ugali yun. So, move on lang tayo dito. So, pangbabatong pinag-uusapan, sino yung namatay sa pagbabato? Okay, so sabi dito, makibasa nyo ulit, ready, go. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears. And casting out of the city and stoning him, and the witnesses
Yung song ilalo si Stephen po, ayun itong Stephen, the martyr. Napakabait niya, napakatalino. Ba't mo papatayin yung ganun tao? So yun nga. Kasi madali kang magalit. Di ko kailangan magalit agad. Di ko sinasabihan ka. Sa religion naman nila yun, nasa Bible naman yung sinabi lahat ni Stephen. Ba't niya papatayin? Kasi nga, may mga tao, madaling, magalit. Di naman kailangan. Kaya again, naiwasan natin sa sarili natin yan. Imagine mo itong napakadakilang tao, ito pinatay nila. Pwede naman nila maging kaibigan. Diba? Si Jesus, ganun si Jesus kasi na. And then last sa ating mga stories, si Paul. Oh, itong si Paul, kung seriousness lang pinag-uusapan sa religion nila, lalo si Paul. Pero ganun din ginawa nila, sabi dito, and they cried out and cast off their clothes and threw dust into the air. Later, Google Pay na nila si Paul. So again, mabuting tao si Paul, lingkod ng Diyos. Ba't nila kinaagalitan? Kasi may mga tao madaling magalit. Hindi naman dapat. So dito na tayo ngayon sa ating points. So meron tayong lima, tapusin ko lang sa dalawa. So bakit? Reasons why we must avoid unjustified anger. So ulitin ko lang ha, baka hindi nakakuha ng iba pa. So may mga galit na tama lang na magalit. Yes, pati sa ano, businahan. Okay lang yun kasi eh, kung ayaw tumabi. Di ba? Eh, maghintayin mo. Hanggang kailan mo ihintayin? Kaya kung may nakita akong binusinahan ko dahil ano lang, ay, matanda naglalakad, tumawid. At syagay na natin yun. Pero yung talagang humaharang pa, tapos businahin mo ng isa, tut! Tut! Ayaw pa rin. Eh, pag binusinahan mo na talaga, at least natututo. Kasi minsan kailangan talaga yun. Maniwala, kahit dito, kung nari, meron dito magulo, maingay. Dito. Kaya dito sa labas, sinisira yung kung anong sinisira dyan. Uy, huwag mo sirain yan. Huwag ka maingay, ha? Hindi yung ubra yun, hindi mo natututo yun. Minsan kailangan, okay? Again, ha, pag-usapan natin, unjustified anger. Bakit dapat nating iwasan yan? Okay? Yung maling anger at lalo yun sa isa sa mga tawag nila dyan, yung mabilis kang magalit. Bakit? Okay? Number one, ito sabi sa Bible, sa Proverbs 14. Maingay dyan ha. Kayo ulit, ready, go. Siya daw na madaling magalit, dealeth foolishly. Ibig sabihin, para siyang loko-loko or tanga. Ang Bible nagsabi niya, nakikinig ba kayo? Pag ikaw daw madali kang magalit, para kang tanga. And, kung sinabing dealeth especially, yung ano mo, kung paano ka makitungo. Hindi yung tama yan, pag lagi kang galit. Yan yung sabi dyan eh. And a man of wicked devices is hated. So, kinumpara yung madaling magalit sa gumagawa ng masama. Ba't ganun? Lahat ba nagagay? Kaya nga sinabi siya kanina, minsan hindi, katulad ko. Pero yun, yung tamang anger, hindi yun mali. Pero yung maling anger, madaling magalit, anong gagawin niyan? Sa kalsada lang, ganun. May nakikita ako sa feed ko, ganun. Nagalit lang, talagang hinataw eh. Hindi sapat isa, hindi sapat dalawa. Eh, lalo na may isa, ginit-git na ganun. Oh, sige, tapos na, kala mo tapos na, hindi, hinabol pa. So, ano nangyari doon? Kasi hindi niya mapigilan talaga. Ano mangyayari? Mamaya, barilan na yun. So, wicked yun. At ikaw, gagalitan ka rin. Again, yung nakabanggaan ko, medyo galit din. Pero, again, ganyan eh. Kaya nga, pinagbigyan ko, hindi ko na siningil. Kasi doon yung asawa, nakikiusap na. Kaso itong isa, talagang ano eh. Ako daw, paano mo babanggay nasa likod eh? Diniretso, paano? Diretso talaga ako kasi diretso ako eh. Di ba? So medyo kung wala yung babae doon, so isingiling ko ng ano yun, magkakano yun. Nakakasar eh. Amen? Amen. So huwag ka kasing madaling magalit. Pag madaling magalit ka, loko-loko ka, parang gano'n, foolish. So meron pa tayong dalawa, tingnan nyo. Bago natin buuin yung thought. Sa 1911, ganun din. Nakikinig ba kayo? Pakibasa, ready, go. The description of a man in fair and
Tagalog, the discretion of a man different is anger. Pag ikaw daw ay nag-iisip, okay? Yung galit mo, wala tayong may galit eh. Diba? Depende. Pero iniintindi mo, pag sinag-defer, para mong sinasantabi. Ganun ang matalino. Okay? Pagkabaliktaran nun, hindi matalino. Walang discretion. Hindi niya naisip na pag galit-galit ka dyan, maraming consequence yan. Eh, kung ikaw mapatay, eh, may baril ako eh. Kung may, mas malakas yung baril ng isa. Diba? Kaya natakot din yung inun ako eh. Hinabol ko, sabi niya. Sabi ba naman, eh, kala ko okay na tayo eh. Nang banggakas, okay. Usapan na, magkita tayo dun, di ako sinipot. Kala niya, hindi ko siya tutuloyan. Buti nga, hindi din ako mainit ng ulo eh, kasi talagang, pag ano, tutuluyan ko, tang yabang pa eh. Nakita niyo, huwag kayong mayabang, huwag kayong magagalitin. Kasi pag galit, nakakita na ako siguro ng galit eh, di ba? Kahit mga bata, anong ginagawa ng galit na bata? Magsisira. Yung anak ko, pag nagsisira na yan, nagsisirain ko pwet niyan. Ba't ka nagsisira dyan? Di ba? Amen. Yung galit mo, dagdagan mo yung talino yung sarili mo, dapat alam mo yung consequence ng galit. Pag nagalit ka na, ang gagawin madalas sa hindi niyan, kasi na, kasalanan na. Okay? Maninira ka na niyan. Kaya, again, number one, bakit dapat avoid natin yung unjustified anger? Kasi parang kang tanga niyan. Yun sabi dito ng Bible. Okay? Basahin ko lang yung last and then ano pa natin. Sa Ecclesiastes, for this point, ang point natin, it is unwise or foolish. Number one, bakit tayo dapat umiwas sa anger, unjustified anger? That is foolish. Ecclesiastes 7. Ready, go. Ito, saktong-sakton sa kanina. Ready, go. Be not hasty in your spirit to be angry, for anger rested in the bosom of fools. Yan, di ba? Sabi. Pag ikaw laging galit, loko-loko ka, parang ganun. Ba't laging galit? Sino kinaagalitan mo? Kanino ka galit? Galit sa mundo? Narinig yun na ba yun? Galit sa mundo to. Diba? Parang yung iba yung pag nagwawala, sabihin ko na yung mga nakikita natin sa ano, ha? Doon wala pa ako siya nakikita, pero madami na na-record, nagwawala. Either, kahit yung mga bata, diba? Kunwari, itong mga anak ko minsan, hindi pinagbigyan. Magwawala na yan. Diba? Ano mangyayari sa'yo? So ngayon, sabi din naman sa Bible kasi, ano sabi doon, foolishness is bound in the heart of a child. Kaya nga kinukorek eh. Pinapalo yan para yung kalokohan na alam niya sa palagay niya ngayon, tama, mawala sa kanya. Pag pinalo mo yan, mali pala yung magwala ako. Mali pala yung saktan yung kapatid ko. Mali palang basagin yung cellphone, di ba? So yung tinuturoan niya, walang problema sa mga bata. Pero sa ating ngayon, sige, hindi ko na pwede yung paluin yung mga member. Papaluin ko yung mga member. Okay, nag-away si Joshua tsaka si Mark. Ang lalaki yun eh. Kaya si Brother James tsaka si Kuya June. Ano nga eh? Ang gagawin ko sa inyo. Kaya gagamitin ko sa inyo, salita ng Diyos. Amen. At sinasabi ng salita ng Diyos, pag magagalitin ka, madali kang magalit, lukuluko ka, tanga mo. Amen. Pwede naman pag-usapan yan eh. Kagalit-galit ka dyan. Eh, may nangyari ba sa church yun? Kaya nga ito pinipreach to eh. Kung hindi man sa trabaho, ganun din. Imagine mo, nagalit ka. Inutusan ka ng boss mo, eh tama, trabaho mo naman talaga yon. Ano yung madalas ko, lalo yung mga inuulit. Kuna, ito naman yung... Kunwari, sa restaurant, may natapon doon, eh trabaho mo talaga yon. Eh, hindi mo madalas ginagawa yon. Eh, pero may either may bata doon na makulit, or may nasagi talaga. Ang dami mong ginagawa, maglilinis pa ako niyan. Eh, ganun talaga. Anong gagawin mo? Nagalit ka sa boss mo. Anong mangyayari sa'yo? Una, hindi ka madedevelop. Pangalawa, magagalit din sa'yo yun. Hindi ka mapopromote. Anong pwede mangyayari sa'yo? Madali ka magalit. Pag ganun naman, pag ganun din naman, natapon. Yung mga nanay, yan ang ano talaga eh. Alam niyo yung mga bata, di ba? Nagalit ka sa anak mo kasi mga baby, umihi dyan. Di ba? Nakakasad naman talaga. Baho ng iyo eh. Sino magdadamot niyan? Magdadampot niyan? Ha?
Ikaw, bahala ka. Naku, patay tayo, patigasan kayo. Huwag ka madaling magalit. Kontrolin mo yung galit mo. Emotion niya, katulad ng lahat ng emotion, pagmamahal. Mahal na kita ngayon. Ngayon na, tayo na. Alis na tayo dito. Kinokontrol yan. Amen. Ganon din yung galit. Sino dito magagalitin? Pag hindi mo kayang kontrolin niya, para ka daw loko-loko, tanga. Fool. Okay, kanina hasty in speed, kanina sa soon to be angry, sabi kanina. Ang bilis mo naman magalit. Ano yung dapat mong gawin para hindi ka maging fool? Ano yung dapat gawin? Yung kabaligtaran ng madaling magalit. Matagal magalit. Kasi yung galit talaga, bisan okay lang yan. Eh, anak mo, nari. Lalo pag maliit, ganun talaga, maiihi kahit saan yan. Hindi, turuan mo ngayon, paluin mo, huwag masyadong malakas kasi tinuturuan mo pala. Pero habang tumatagal-tumagal, hindi na pa natuto, palakas ng palakas yan, di ba? Ganun din sa trabaho, ganun din sa church. Di ba, naalala nyo, yung tiniwalag dito, eh talagang paulit-ulit na, alam ka naman. Ano, mainit pa, high blood pa rin ako noon? So yun, huwag kayong mabilis magalit. So yung, eh pastor, pag hindi masyadong mabilis, yun nga eh, okay lang yun. Iksabi, sinusubukan mo yung yung isang tao din, hindi ka agad nagalit, nag-iisip ka eh, iniintindi mo. Okay? Baka naman di tatuluan to sa bahay, kaya pagbibigyan ko. Amen? Maraming ganun bata pag di pinapalo. Pinapalo ba kayo sa bahay nyo? Pinapalo ka ba sa bahay nyo? Ikaw, Claudio. Ano ba, Claudio? Pinapalo ka ba sa inyo? Ikaw, Ruth. Pinapalo ka ba sa inyo? Ikaw, nakalimutan ko. Ikaw, Gila. Hindi, o kaya pala mabait ka eh. Hindi. Pag hindi pinapalo sa Bible, ano yun, mayiging loko-loko yun. Okay? So kaya nga dito, pag may makulit dito, hindi kayo pinalo sa bahay nyo, dito kayo makakatikim na papagalitan kayo. Kasi kawawa naman kayo pag di kayo naturuan. Nakukuha nyo yun? Kailangan yan. Diyan ka tumatalino, hindi ka naiging fool, naiging wise ka pag ikaw ay naturuan at sumunod ka. Yun yun. So yun yung malaking pagkakaiba ng soon to be angry, hasty in spirit to be angry. Yun yung kabaligtaran naman. Pag nagalit ka pero, tsinaga mo muna, tinuruan mo muna. Okay lang yun. Hindi yun full. Okay? Wala na akong masabi. Sige, number two. Ito, matapos na tayo dito. Ito, mararamdaman nyo na to. At sana hindi tayo maging fools, hindi tayo maging masyadong madaling magalit. Hindi kailangan. At ano pwede mangyari sa atin? Ano sabi dito? Ready, go! It's better to dwell in the wilderness than to live a contentious and angry woman. Sino dito ang gusto tumira sa disyerto? O syempre, wala. Lalo tayo, di ba? Sa US na may mga lugar doon na disyerto. Pero hindi sana yun ang walang tubig, walang aircon, di ba? Ang hirap. Kasi sinasabi ng Bible, ano daw? Mas maganda ng tumira lalo daw lalaki. So medyo may exaggeration dito. Pero still, totoo. Pag ikaw daw lalaki, as asawa mo, ay ano yung contentious? Bungangera, konting lagi ka china-challenge. Contentious, away yan, away. Naghahanap ng away, konting bagay. Pagtatalunan nyo ng napakatagal. Eh, syempre yung lalaki nagtatrabaho. Mas bandang huli, magtatalo pa tayo. Kaya sabi nun, yung mga lalaki, gusto, doon lang ako sa disyerto. Kaysa naman yung lahi ko naririnig, asawa ko, putak. Kamaya, balikan natin yan. 22, 24. Makibasa, ready, go. Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go. Tagalog, huwag kang makipagkaibigan sa isang taong galit. Eh, hindi naman laging galit eh. Okay yun. Yung minsan-minsan magalit. Pag sinaming angry man, talagang description niya yun. Ito nga pala si angry man. Ba't tawag niya angry? Laging galit eh.
O sabi niya, sinasabi ng Bible sa mga tao, sa atin, pag may kilala ka daw ng taong laging galit, huwag mong kaibiganin yan. At inulit lang, ano yung equivalent, synonym ng angry man? Furious man, laging galit talaga. Parang kanina, di ba? Ferocious naman sabi kanina. Pero dito, furious, galit, lagi. Huwag ka sasama dyan. Kasi pag laging, ang kwento lagi niyan, ganun din. Kilala mo si ganyan, ano, tanga niya, ganyan niya, ganyan niyan. Eh, lagi mong kasama, ano makiyari sa'yo? Madadamay ka, ganun ka, tanga pala, no? Kaya konting bagay lang pala. Hindi mo alam. Pero kasi laging sinasabi niya, yung puso niya, galit lagi, lalabas yan sa bibig niya. Ano mangyayari sa'yo? Ganun ka rin mangyayari sa'yo. Magagalit ka sa taong di mo kilala. Hindi ka dapat magalit, pero galit ka bakit? Kasi yung kausap mo, pinapakinggan mo, kaibigan mo, laging galit. Amen? Eh, pastor, hindi, again, di ako galit. Okay, ang ginagawa ko dito, nagtuturo ako, okay, sa pamagitan salita. Okay, kailangan ko minsan sumigaw, ganun trabaho ng pastor, amen, ng preacher. So, iba yun, okay, ganun. Alam mo nyo yung pagkakaiba nun. So, kaya pag yung dalawang verse na yon, anong sinasabi nun? Anong point number two natin? Kanina, asawa, ngayon, mga kaibigan, wala kang kaibigan. So, kaya point number one, huwag kang laging galit at madaling magalit kasi parang ang tanga nun. Yun ang ano lang basically ng tingin sa inyo ng tao, lalong galit. Nalala ko tuloy yung maki comedy yun. Alam niyo yung gumagin nun. Nabutan niyo ba yun? Hindi niyo nabutan yun. OA nga yun, pero yun ang role niya. Lagi siyang galit eh, di ba? Konting ano lang. Nagugulat ka na lang eh. Huwag kayo makulit! Yung ngayon, no, ganyan lang ako pag preaching. Pero mamaya, ala nyo ba, sisitayin ko ba kayo? Ala na kayo. And then, kanina, dito naman, number one, it's unwise, it's foolish. Pag lagi kang galit. Number two, bakit hindi tayo dapat maging laging galit at madaling magalit? Kasi, iiwasan ka, di ba? Kanina, binuhin mo, imagine mo, nasa na si, kunwari lang, nasa si Kuya Jun. Hindi ko alam, hindi malaman kung nasaan eh. Kunwari lang ah. Kaya si ano lang, si Eji na lang. Nasa si Eji. Dito po ako sa gitna ng disyerto. Pinagawa mo dyan. Eh, sa bahay kasi. Ang ginaganon kababad. Okay, hindi pa siguro ngayon, no? Asawa mo, iwasan ka, dapat nga kayo yung close eh. Ganun din naman, wala kang kaibigan. Gusto mo wala kang kaibigan? Hindi mo kailangan napakala yung kaibigan. Pero at least, yung mga tao, gusto kang kasama. Kasi hindi ka lang galit. Kaya mong i-manage. Pag may gumalit sa'yo dito, alam mo paano yan. Hindi sa trabaho, ganun yan ha. Ano yung mahirap na trabaho? Kasi laging mga galit yung ano. Yan sa telepono, ganyan yan eh. Lalo pag nasa call center. Tapos yung produkto nyo, lagi sila. Eh, lalo may kilala ko dati, ang ano nila, yung support namin, pera. Pera padala. Ang problema minsan, parang may buffer pala sila ng pera nung papadala mo dyan. Eh, minsan walang budget yung ano, hindi mapadala, ang tagal. Minumura talaga sila. Ano ba yan? Nagpadala nga ako sa iyo, kailangan yun. Eh, ikaw yung ano, sumasagot. Anong gagawin mo? Lagi ka stress nun. Ay, pasensya na po kayo. Ano, pasensya? So, dapat, eh, pinasok mo yung trabaho. Yung walang masama doon, trabaho, di ba? Kaya nga, andun ka. Yung iba namang support, talaga, kukumahog din yung ayusin yung dapat nila ayusin. So, huwag ka, ano, kahit sa restaurant, sa Jollibee. Ang tagal naman yun. Eh, nakaharap ikaw. Anong gagawin? Papagaling. Huwag mo ko sigawan, ha? Gaganunin mo? Nakita rin ako sa YouTube ganun eh. Oh, palabas yun. Oh. Talagang sinugod niya eh. Diba daw, palabas lang eh, no? So, huwag ka dapat madaling magalit. At again, pangalawa, ganun naman, madalas kang magalit. Ba't kaya walang gusto kong friends? May friends tayo, ayoko sa'yo. Asawa mo, iniwasan ka. Ang dali mo kasi magalit. Okay? Mabigyan natin ang solution yan.
Kasi hanggang dalawa lang tayo ngayon eh. Ano solution doon pag ikaw ay madaling magalit nga? Sa number one, unwise. Anong anong solution doon? Di maging wise ka? Paano? Alamin mo, ano yung matalino kasi yun yung inaalam. Bakit nga ba, ano to? Bakit nga ba laging minumura ako ng customer? Ang ginagawa dyan, sabihin mo dun sa baka hindi lang alam nung ano. Dapat mong pag... yung ito talaga. O yung support. Kung sino man yan. Yung, o kaya yung ano, sa kitchen. Diba? Bakit? Ang in-order eh, burger, bakit nilagay mo dito? Ano? Ketchup lang. O, ganun. Magagalit talaga yung customer. So, pag wise ka, okay, ano gagawin mo? Hanap ka ng solusyon. Sabihin mo yun. Sabihan mo yun. Dapat sabihan. Hindi yung awahin mo agad. Amen? Ganun din, mga babae. Punta tayo sa kanina sa babae. Aawahin mo yung asawa mo. Ano yung madalas pinag-aawahin nung? Ano yung madalas binubunga nga nung babae sa mo? Ha? Pera. Magulo, di ba? Yung bahay. Ganun yung mga lalaki. Ganun yung mga lalaki sa pag... alam, pag di natuluan ako, natuluan ako na kahit pa paano. Di ba? Hindi magkakalat, di ba? Ayan. So, ano yung wise na gawin mo doon? Pwede mo sabihin, honey, habit mo naman dito para hindi ko madudumihan agad, di ba? Alam yung pantalong ko, ilang buwan na to lang. Oh. Kasi di naman nais na dudumihan eh. Oh. Tsaka masisira ang damit pag lagi nilalaban. O di ako rin yung bibil eh. Diba? Kaya kung wise ka, sabihan mo oh, huwag mo namang ilag... dudumi agad yan, kalalaba lang yan eh. Yung budget yun ang mahirap. Kaya ganun din, magtsaga ka lang. Alam mo naman yung kinasawa mo. Nag-expect ka ng, diba? O maging matalino ka lang, hindi mo kailangan maging bungangera dyan. Intindihin mo yung sitwasyon. Maging wise ka, hindi ka tanga-tanga. Okay? And then, ganun na sa number two. Anong gagawin mo para hindi ka kagalitan iwasan? Eh, by the way, bakit nga ba nagbubunga nga yung... O dito na lang, ba't ba furious na galit minsan yung tao? May problema, hindi nasabi yung hindi na meet yung expectation, ganyan lang yan eh, kaya nagagalit kayo. Kasi sabi kanina ba, dali sa mo kanina, ba't nagagalit? May kasalanan, yan. So may kasalanan, iwasan natin yung kasalanan. Ano may mga kasalanan? Ang dami yan eh, lahat yan. Ano? Anong kasalanan? Nagtatalunan? Sinungaling mo eh. Tinatanong ko na ganyan eh, hindi mo sinabing ano. Sabi mo, nasa dali ka na, wala pa pala. Okay, ano ba? Sabi mo, na inagsinaing na. Wala pala. Kaya kakahapon kasi, okay naman kami. Ang sarap kumain ng may kanin, di ba kunwari? Okay, nakasaing ba kayo? Oo. O sige, nagbumili ako ngayon, bakit lang? Walang kanin. Alam, mahal-mahal lang bakit sa kanin sa restaurant, di ba? Ganong kapiranggod, 30. O di sige, hindi ako bumili. Tapos yung wala pa palang sinahin, di galit na galit yun. Magkagalit na galit kayo. Di ba? So huwag ka sinungaling, huwag iwasan natin yung kasalanan. Hindi, huwag ka rin maging... Yeah, so again, sa pamilya, ganon. Ayusin mo lang, maging wise ka lang. Yung mga bagay na madalas pinag-aawayan, i-eliminate nyo. Maging wise ka, alamin mo kung paano ma-eliminate ka. Yung sabihin, sinungaling, dito tuwan mo. Alam mo ba, anak, mga sinungaling, maraming kalaban niya. So pag natuto na siya ngayon, later, wala na kayong problema, ganon, hindi mo kailangan magalit. Amen? Wala nang masabi kasi yun eh. So mamayang hapon, tatlo, meron pa tayong tatlo. So again, bakit tayo dapat maging hindi ka high blood? Or not losing your cool. Kasi foolish yun, tsaka ano, iwasan ka ng tao. Sino dito gustong iwasan ka ng tao?
Lalo pag loves mo. Siyempre, hindi mo gusto yun, di ba? Kontrolin mo yung galit mo. Pwede? Pwede. Sa church! Pag may nagkagalit-galit dito, sinong mawalan? Ang unang pektado niya, si Pasto, siyempre, kasi kaya nga ginagawa natin dapat natin gawin eh. Yung soul winning. Eh, kasi nagkagalit-galit na dito, ano mangyayari? Makikita ko na si Jamie, galit kay Peter. May lalo pag nagpapakanta. Sa ano, di ba? Sa lalalayo, pag hindi kayo maayos. Sinabi ng ganyan eh, nag-away pa kayo. Di ba? Ano mangyayari sa atin? Tinutulungan nga natin iba na lumapit sa Diyos at maglingkod sa Diyos, kumanta, tapos tayo mismo, galit tayo sa isa't isa. Anong gagawin natin? Anong gagawin nila? Ayoko na dito. Ayoko na sa church. Di ba? O sino na ang apektado nun? Sino? Lahat tayo, hindi lang si Pasto. Kayo din. Kasi nagtutulungan tayo dito. Pag tinulungan nyo ako, mautulungan yung gawain, mautuwa Diyos sa atin pare-pareho. Eh pag hindi ganun, kabaliktaran. Ano mangyari sa atin? Simpleng galit lang. Galit na kayo? Ay, kung habaan ko yung preaching, magagalit kayo. Gutom na ako, pastor eh. Eh, kaso kailangan ating ma-ano to, ma-solve to. Walang galit-galit dyan na hindi dapat. At hindi ko kaya kayong isa-isahin. Ha? Hindi ko kaya isa-isahin. No? Huwag kang galit sa kanya, huwag galit sa kanya. Ay, napansin ko parang ano ka, ganyan. Dito ko ginagawa na sa preaching na. Madalas sa hindi. Kaya sana makuha natin. Mamin, apon. Ngayon, pantatlo, bakit tayo dapat umiwas sa madaling magalit? Amen? Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na maalis namin ito ng ganito klase, Lord. Especially pag mababaw. At maging wise kami. Yung mga bagay naman na minsan kaya nagagalit. Hindi na meet na expectation kung ano man yan. May kasalanan din. Lahat yung may solusyon naman. Nawa ay maintindihan namin yung galit is lalo pag maling galit, mabilis magalit, laging galit. Sinasabi niyo sa salita, ito hindi undesirable to Lord, hindi dapat mangyari ito, hindi ito kaya-aya. I pray, kung ano man yung, alamin din namin yung source ng aming galit minsan, bakit galit kami sa certain people, or minsan sa mundo. Bakit gano'n? May pinanggagalingan yan, sabi dito, maging wise kami, hindi fools. Alamin namin na may lagi may source yan, mga either siguro hindi namin feeling namin, anong may dahilan, Panginoon, yung iba ay hindi natakil pa, no? But iba ay feeling nila, hindi sila mahal, hindi sila pagbigyan, hindi sila na bibigyan atensyon, kung ano man yan, expectation sa buhay. Ibang tao ay pray na turuan yung bawat isa. Dahil nakita namin ngayong umaga, dalawang bagay pa lang. Undesirable itong laging galit, para kaming fools, para kaming ayaw ng tao to in general. So, pray, tulungan yung bawat isa, especially yung context namin dito sa church, na importante yung gawain, huwag naman na masira dahil lang sa hindi namin kontrolado ang aming galit, Panginoon. Walang po, Lord, huwag patuloy namin ito mamayang hapon. Basbasan nyo rin po ang aming kakainin. Salamat sa mga guests. Salamat sa mga nag-prepare ng pagkain, Panginoon. Nag-provide. Kaya po mag-again, malulati sa ginagawa. Ibigay kami as all winning, tsaka practice, Panginoon. Ang tagong pa ito na ganoon. Malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.